Hinihiling ko na tayo tumayo at tanghin natin ang presensya ng ating Panginoon sa araw na ito. Binibining ay may pangunahan mo ang panalangin. Magandang umaga, klase! Bago kayo mapwede at maayos ang inyong upuan at pulutin ang kalat sa sino nito. Maayos kayo upo? Kalihim, sino ang lumiban sa araw na ito? Wala? Mabuti kung ganoon. Noong nakaraang araw na talakay natin ang kwento ni Reneo Villanueva na pinamagatang Nemo ang Batang Papel. Sino sa inyo ang makapagbubuot sa ating tinalakay noong nakaraang araw? Subukin mo nga binibining Jessica Bautista. Mahusay binibining Jessica, tunay nga na inyong kaunawaan ang ating tinalakay noong nakaraang araw. At dahil dyan, bigyan siya ng tatlong bagsak. Bago tayo magsimula sa ating talakayan sa araw na ito, may kakaroon muna kayo na isang pangkatang gawain. At tatawagin natin itong Whisper Challenge. Pamilyar ba kayo sa dalawang ito, klase? Para sa inyong unang gawain, ay papangatin ko kayo sa dalawang grupo. Binibining Grace, simulan na ang pagbilang. Ang unang grupo ay mananatili sa kanang bahagi ng ating silid-aralan. At ang ikalawang grupo naman ay mananatili sa kaliwang bahagi ng ating silid-aralan. Nasa kanya-kanya na ba kayong presto, klase? Bilang panuto, ang bawat grupo ay magtatalaga ng tig-dalawang representante na siyang maglalaro sa ating pangkatang gawain. Ang isa sa kanila ay magsisilbing taga-bigkas ng mga salita at ang isa naman sa kanila ay magsisilbing taga-hula. Habang nakatabip ang kanilang tainga, gamit ang ating headphone. Tandaan, klase, na hindi kinakailangan lakasan ng inyong boses, bagkus ito'y mahina lamang, upang sa gayon ay hindi kayo mabilis na mahalata ng mga taga-hula. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa inyong pangkatang gawain at kung sino man ang makakakuha ng may pinakamalaking puntos ay siyang tatanghaling panalo. Maliwanag ba, klase? Kung kayo'y magtungo na rito sa harapan ng mga representante ng bawat grupo, mga taga-hula, maaari nyo na isuot ang inyong headphone. At mga taga-bigkas, maaari nyo na rin tingnan ang unang salita. Maaari na kayong magsimula? Tama! Isang puntos para sa unang grupo. Tama! Isang puntos muli para sa unang grupo. Tama! Isang puntos naman para sa ikalawang grupo. Tama! Isang puntos muli para sa unang grupo. At tama! Isang puntos naman para sa ikalawang grupo. At dyan na nga nagtatapos ang inyong pangkatang gawain. Bumalik na kayo sa inyong pwesto na maayos. Subukin mo nga, Ginoong Jonathan. Magaling, Ginoong Jonathan. Bigyan mo tatlong bagsak. Ano pa? Mayroon pa ba sa inyong nakakalam sa kwento? Kung gayon, nais nyo pang malaman ang bawat bahaging naganap sa kwentong ito? Kaya naman, sa araw na ito ay tatalakayin naman natin ang isang mitolohiya na pinamagatang basahin ng sabay-sabay klase. Si Pele, ang diyosa ng apoy at bulkan. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ay bigyang pansin muna natin ang ilan sa mga salitang may manalalim na pagpapakahulugan na maririnig nyo o mapapanoodin nyo sa bawat bahagi ng kwento. Gaya na lamang ng halimbawang ito. Ang salitang kabiyak. Ang salitang kabiyak ay nangangahulugan bilang salitang asawa. At ang halimbawa nito sa pangungusap ay mahal na mahal ni Samuel ang kabiyak nitong si Liza. Nauunawaan na ba ninyong klase? Kung ngayon, isusubukin nyo rin tukuyin ang ilan pa sa mga salitang may manalalim na pagpapakahulugan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga letra
na nakapaloob sa ating board bilang sagot na rin sa mga salitang may mananalig na papakahulugan. Kaya na lamang ang halimbawa ito. Ang salitang gumaon. Subukin mo nga Ginoong Joshua. Sumagwan. Magaling Ginoong Joshua, bigyan ng isang bagsak. Ginoong Joshua, maaari mo isulat dito ang halimbawa nito sa pangungusap? Thank you.
i-disconnect ko ang buto. Yan, pasensya na sa paghihintay. Pagiging ka mabuti, Klaser. Si Pile, ang diyosa ng apoy at bulkan. Nakakita niyo ba, Klaser? Tahimik na namumuhay sa maganda at masaganang lupain ng Tahiti ang mag-asawang si Haumea, ang diyosa ng makalumang kalupaan, at si Kanemiluhay, ang diyos ng kalangitan, kasama ang kanilang anim na anak na babae at pitong anak na lalaki. Subalit habang lumalaki ang kanilang mga anak, ay unti-unting nawawala ang kapayapaan at katahimikan sa kanilang tahanan dahil sa matinding alitang namamagitan sa mga anak nilang sina Pile, ang diyosa ng apoy, at sina Maka, ang diyosa ng tubig. Nag-ugat ang matinding awayan ng magkapatid sa paniniwala ni Maka na inagaw ng kapatid na si Pile ang kaniyang kabiyak. Nais ayusin ng kanilang mga magulang ang alitang ito, subalit hindi ito natupad sapagkat nang nadiskubre ni Pile ang apoy sa kailaliman ng lupa, labis siyang naakit at wala nang sinumang makapaglalayo sa kanya at sa apoy. Sa tuluyang pakikipaglaro ni Pile sa apoy, ay aksidenteng nasunog ang buong isla ng Tahiti. Sa galit ni Maka ay nagbanta itong paahunin ang tubig sa buong isla upang lumubog ito sa baha. Sa takot ng mag-asawang Haumea at Kanemiluhay para sa kaligtasan nilang lahat, ay agad-agad nilang isinakay ang kanilang buong pamilya sa isang bangka. Si Pile ang naatasang gumaod at magdala sa kanila sa isang isla upang makatakas sa puot ni Maka. Sa bilis ng paggaod ni Pile, ay nakarating sila sa isang isla. At sa islang iyon nga pansamantalang nanirahan ang mag-anak. Hanggang sa dumating ang panahong napisa mula sa itlog si Hayaka, na labis na iniingatan ni Pile at itinuring na diyosa ng hula at ng mga mananayang. Sa islang ito ay may apat na diyosa ng niyebe ang naninirahan at kinaiinggitan ang taglay na kagandahan ng magkapatid na sina Pile at Hayaka hanggang sa hindi sila makabuon ng sariling tahanan. Ang bundok Mauna Loa ang huling ligtas na lugar na nahanap ni Pile. Subalit, kahit nasa mataas na lugar na sina Pile, ay hindi basta sumuko sina Maka. Pilit niyang pinaabot sa tuktok ng bundok ang mga along kanyang pinakakawalan. Hindi naman nagpatalo si Pile. Sa wakas, nagamit niya ang apoy upang makaganti kay Maka. Pinagliyab niya ang apoy sa pusod ng bundok. Ang lumabas na lava sa tuktok ng bundok ay gumulong pababa at tumabon sa malaking bahagi ng dagat na nasa ibaba nito. Nang matuyo ang makapal na lava, ay tinatawag na ngayong isla ng Hawaii o The Big Island. Nanalo nga si Pile sa matinding laban nila ni Maka, subalit nang hina ang kanyang katawang lupa at namatay. Ngunit ang kanyang espiritu ay nanatili at nagawang baguhin ang kanyang anyo. Inakit ni Pile ang nakitang makisig na lalaki na nagnangalang Uhaya. Ngunit may asawa na itong si Lihua na tapat at nakayakap sa kanya. Sa tindi ng galit ni Pile ay kumawala sa kanya ang matinding apoy at ito'y tumama kay Uhaya. Kaya ito'y naging sunog na puno. Isinama na rin niya ang nagmamakaawang asawang si Lihua na ngayon'y alaman at ikinapit sa puno ng Uhaya. Isang araw ay pinasundo ni Pile kay Hayaka ang kaniyang kasintahan na si Luhia. Ipinagbiling niya sa kaniyang kapatid na si Pile ang kaniyang hardin ng Uhaya Lihua
kasama ang matalik niyang kaibigan na si Upobe. Nagsimula na siya sa mahaba at mapanganib na paglalakbay dahil sa maraming halima. Nagatnan niyang nanghihina si Luhiyaw, kaya't pinagaling niya ito hanggang sa nagkalapit ang loob ng dalawa. Sa tindi ng selos at galit ay muling sumabog ang lava mula sa bulkan at nasunog nito ang hardin at ang kaibigang matalik ni Hayaka na si Hokoe. At upang makaganti, hinagkan at niyapos niya si Luhiyaw na siyang muling nagpasabog sa galit ng kanyang silosa at mainitin ang ulong kapitin. At namatay si Luhiyaw. Humingi ng tulong si Hayaka sa kanyang kapatid na si Diyos Kanimilo. Muling ibinalik ni Kanimilo ang kaluluwa ni Luhiyaw sa kaniyang katawang lupa, kaya't labis na naging masaya ang magsing-irog na si Luhiyaw at si Hayaka nang sila'y muling magkita. Nagpasya silang lumayo sa isla ng Hawaii at lumipat na lang sa isla ng Kauai at doon na manirahan upang makaiwas sa galit ni Pile. Pinagsisihan ni Pile ang kaniyang ginawa sa kaniyang pinakamamahal na kapatid at kay Luhiyaw. Hindi alam ni Hayaka na ang masaganang pagsibol ng anumang itanim sa kanilang mga lupain ay kagagawan ni Pile bilang pagpapakita ng pagsisisi at patuloy na pagmamahal sa kaniyang bunsong kapatid. Naunawaan na ba ninyo ang kwentong napakinggan ng klase? Kung gayon ay magkakaroon muli kayo ng isang babae na tatawagin natin ito ang... speaker na siyang gagamitin ko upang i-play ang isang kanta. At gamit naman ng box na ito ay naglalaman ito ng inyong pangalan na siyang ipapasa ninyo sa inyong katabi, patungo sa likod at pabalik muli mula rito sa harapan. At kung ang kanta ay tumulan ng huminto at kung sino man ang huli humawak sa ating box ay siyang bubunot ng pangalan. At kung sino naman ang mabubunot ng pangalan ay siyang sasagot sa ating katanungan. Kaya't makinig ng mabuti sa kanta klase. Sa likod ng kanilang larawan ay may mga nakahandang katanungan na siyang sasagutin ng sino mong mapipiling pangalan mula sa ating box. At kapag kayo ay nakapili na ng larawan ay makinig na mabuti sa katanungan at saka po ipiplay ang kanta. Maliwanag ba klase? Kung kayo lang po unang mamimili ng unang larawan na magsisilbi bilang unang katanungan. Ang tanong... Ang tanong? Ano ang mensaheng nais ipahatid ng kwentong napakinggan? At ang sasagot sa ating katanungan ay si Music Maestro. Ano ang layunin ng kwento para sa mambabasa?
ano ang layunin ng kwento para sa mga mambabasa? At ang sasagot sa ating katanungan ay si Music Maestro. We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, waste time with the Sino ang iyong nabunod? Binibining Rishal Banda, ano yung kasagutan? Mahusay Binibining Banda, bigyan ng isang bansa. Sapagkat ang sino mo nagpapadala sa kuota galit ay hindi kailanman magiging masaya. Bakit? Dahil ito ay hindi makakagawa ng magandang hangarin para sa kanyang kapwa at maging sa kanyang mga minamahal sa buhay. Dahil ang tayong layunin lamang niya ay makaganti o makanakit. Kung kaya't hindi dapat ito umaliin, bagkos, maging mapagkumbaba lamang tayo dahil ito ay nakakagaan sa ating pakiramdam. Tama? Binibining Banda, ikaw ay utusan ko upang mamili ng ating larawan para sa ating ikatlong katanungan. At ang napili kong larawan ay si Haumea. Ang tanong. Nakikita ba klase? Kung ngayon, basahin mo na lamang. Ipaliwanag ang kahulugan ng salitang dinamit sa kwento bilang estilo ng may akda batay sa salita at ekspresyong dinamit. Ang pangungusap nga ito ay tahimik na lang buhay sa maganda at masaganang lupain ng Tahite, ang mag-asawang si Haumea, ang diyosa ng makalumang kalupaan, at si Kalilinuhay, ang diyos ng kalangitan, kasama ang kanilang pitong anak na lalaki at anim na anak na babae. Paliwanag, estilo ng may akda paggamit ng tagapagsalaysay bilang bahagi ng mitolohiya. Paliwanag. At ang sasagot sa ating katanungan ay si Music Maestro. Peace, you should be rolling me, you should be rolling me, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy. Sino ang iyong nabunod? Ginoong Ronald, ano ang iyong kasagutan? Magaling Ginoong Ronald, bigyan ng isang bansa. Ang estilo ginamit ng may akda ay na tumutukoy sa mga mahalagang pangyayari na ganap sa kwento, katangiang taglay ng tauhan, at mga salitang ginamit ng may akda. Bilang ekspresyon ng may akda, sa halimbawa ito ay malaki ang itutulong ng tagapagsalaysay upang ihatid tayo sa tunay na nagaganap sa kwento. Ginoong Ronald, ikaw ay mautusan ko upang mamili ng larawan para sa ating ika-apat na katanungan. At ang napili mong larawan ay si Namaka. Ang tanong, ipaliwanag ang kahulugan ng salita na ginamit sa kwento bilang estilo ng may akda sa mga salita at ekspresyong ginamit. Ang salitang gumaon, estilo ng may akda ay paggamit ng matandang Tagalog. Paliwanag. Ano ang paliwanag ng salitang ginamit ng estilo ginamit ng may akda? At ang sasagot sa ating katanungan ay si Music Maestro. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Sino ang iyong nabunod? Binibining Dea, ano ang iyong kasagutan? Mahusay Binibining Dea, bigyan ng isang bansa. Sapagkat sa paggamit ng mga matatandang Tagalog ay makakatulong din ito bilang kayo mga mag-aaral na lumawak pa yung kaalaman at mahasa ang inyong kakayahan para sa ating o patungkol na rin sa ating wika. Binibining Dea, ikaw ay utusan ko upang mamili ng larawan para sa ating ikalimang katanungan. At ang napili mong larawan ay si Luhia. Ang tanong, sa iyong palagay, bakit mahalagang maging maayos ang samahan ng magkakapatid? Sa iyong palagay, bakit mahalagang maging maayos ang samahan ng magkakapatid? At ang sasagot sa ating katanungan ay si Music Maestro. Sino ang iyong nabugot? Ginoong CJ, ano yung kasagutan? Tumpa, bigyan ng isang bansa. Isa pa sa mga ibinuro sa atin ng ating mga magulang ay magkaroon ng kasunduan ng bawat isa. Matutong magpatawad, dumimot sa mga hindi magandang nangyari sa magkakapatid, at higit sa lahat ay magkaroon ng pagpapahalaga sa mga magagandang katangian ng ating mga kapatid. Ginoong CJ, ikaw ay nungutusan ko upang mamili ng larawan para sa ating panghuling katanungan.
nakikilang larawan dito. Okay, at ang katanungan dito ay magtala ng impormasyong may uugnay sa kwento patungkol sa napapanahong isyo ng daigdig. Magtala ng impormasyong may uugnay sa kwento patungkol sa napapanahong isyo ng daigdig. At ang sasagot sa ating katanungan ay si Music Maestro. Iyon ay nasolusyonan ang ating hinaharap na suliranin ngayon gaya ng pandemya. Sa una, sa kabila ng pagkakaroon kasi ng mga hamon sa ating buhay, kinakailangan na tayo ay maging matatag at huwag natin pairalin ang ating galit o panibugho sa panahon na ito. At dyan naman nagtatapos ang inyong gawain. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Matapos natin masagutan ang ilan sa mga katanungan sa ating talakayan, ay magkakaroon muli kayo ng isang gawain at tatawagin natin ito. O, pag-uusapan natin ito sa pamamagitan ng ating data retrieval chart. Ginagamit ang data retrieval chart sa pagsasayos ng mga datos batay sa mga tekstong binasa. At sa gawain ito ay papangkatin po muli kayo sa dalawang grupo. Binibining Adriano, simulan na ang pagbibilang. Ang unang grupo ay mananatili sa kanang bahagi ng ating silid-aralan at ang ikalawang grupo naman ay mananatili sa kanilang bahagi ng ating silid-aralan. Nasa kanya-kanya na ba kayong pwestong klase? Bilang panuto ang bawat grupo ay didigyan ng tig isang kartulina na siyang gagamitin nila upang isulat ang kanilang kasagutan dito. Ang kinakailangan nila magawin ay sagutan ito. Dito, makikita na merong tatlong suliranin na inihanda sa kwento na siyang napansin nga natin doon sa kwento na tinalakay natin ngayon. Ang kinakailangan nila magawin ay magyan ito ng dahilan o naging sanhin ng suliranin at pagkatapos ay punan din ito ng solusyon sa bilang mabuo para mabuo ang ating data retrieval chart. Naunawaan ba ninyong klase? Narito ang inyong cartoon at consultant. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa inyong pagkatanggawain. Maaari na kayo magsimula? Tapos na ba ang lahat? Kung gayon, bumalik na kayo sa inyong upuan ng maayos. Matapos nyo masagutan ang ilan sa mga suliranin na napansin sa kwento, nagbigay kayo ng dahilan at solusyon, ngayon ay kinakailangan magkalala kayo ng isang miyembro sa inyong grupo upang isang representante sa inyong grupo upang basahin ang inyong kasagutan at amin itong pakikinggan. Unahin natin ang unang grupo. Unang grupo, pakibasa ninyo sa kasagutan. Kahanga-hanga ang unang grupo, bigyan sila ng itong bagsak. At syempre naman, hindi magpapahuli ang ikalawang grupo. Ikalawang grupo, pakibasa niyo yung kasagutan. Magaling ikalawang grupo, bigyan sila ng itong bagsak. Naunawaan mo na ba ang ating talakayan sa araw na ito, klase? Mabuti kung gano'n. Kung gayon, ano ang kaunahing aral at ang dami na makikita sa kwentong maaaring sa buhay natin para sa ating pamilya? Subukin mo nga Ginoong Aldrin. Magaling Ginoong Aldrin, bigyan siya ng 3 bagsak. Sa buhay natin, hindi mawawala ang mga suliranin, lalong-lalo na sa ating pamilya. Ang pamilya ay isang biyaya sa atin mula sa ating Panginoon na ang natutuhan ko rin sa kwentong ito ay anuman ang problemang dumating sa ating buhay, gaano man kabigat ang mga kasalanan na gawa, ay kinakailangan na makitaan pa rin ito ng pagsisisi at paghingi ng tawad sapagkat walang ibang magdadamayan kundi ang buong pamilya lamang. Dapat igalaw natin ang ating mga magulang at bigyan namin sila ng ngiti sa kanilang mga labi.
Sa puntong itong klase, sino ang makapagbubuot ng ating tinalakay sa araw na ito? Subukin mo nga binibining honeybee. Mahusay binibining honeybee, bigyan siya ng tatlong bagsak. Batid kong lantad nilang naunawaan ang ating tinalakay sa araw na ito. Kaya naman, nais kong maglabas kayo ng isang kalahating papel at kayo ang magkakaroon ng pagsusulit. Narito ang inyong sasagutan. Nakikita ba klase? Kung kayo lumapit na lamang kayo dito para makita nyo at mabasa nyo ang mga katanungan. Walang magkokopyahan at gawin lamang ito ng tahimik. Susunod? At susunod? Ayan. Bago kayo magpatuloy sa inyong test, may kinakailangan muna natin ibastong inyong mga kasagutan. Makipagpalitan na kayo ng papel sa inyong katabi? Nakipagpalitan na ba lahat? Narito ang inyong mga sagot. Ang mga sagot. Ayan. Tapos nyo na bang iwasan ang inyong mga kasagutan? Kung kayo, ipasa nyo na rito sa harapan ng inyong mga papel. Para sa inyong test 2, ito ay susulat o ibubuhit nyo lamang sa buong papel. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong pagbuhit. Gawing batayan ang rubrik na ito. Pakibasa? Ayan, naunawaan ba ninyo? Kung kayo ni maaari na kayo magsimula. Maging ingat kayo palagi.